My name is Maro Delgado. I'm 22 years old. Nakatira ako ngayon sa QC pero taga Bohol po talaga yung province ko. And I'm a member of Hashtags. I lost my mom when I was still a year old. Yung reason is hindi pa siya clear sa akin kasi up to now, ayaw pag-usapan ng father ko pagka tinatanong ko siya. Nag-asawa ulit yung papa ko. Meron akong stepmom and meron din akong dalawang half-brothers. Though meron akong isang older sister na biological. Unfortunately, hindi naging maganda yung relationship namin ng stepmom ko. I was, I think, 11 years old that time. Umabot sa point na talagang pinalayas kami ng stepmom ko kasama yung sister ko. Kung saan-saan kami tumitira noon, eventually pinadala ako ng father ko sa Bohol, dun sa lolo ko. Yung lolo ko na yun nagpalaki sa akin. At an early age, para napwersa ako na maging mature. Hindi ko somehow na-enjoy yung childhood. Pero blessed naman ako na yung lolo ko, ginaid ako and tinulungan niya ako na ma-overcome yung mga pagkukulang na naranasan ko. Hindi biro ang pinagdaanan ni Maro. Pero napagtagumpayan niya ang mga hamon ng buhay dahil sa isang taong nagsilbing kanyang inspirasyon, ang kanyang lolo. Isa kasi siya sa naging strength ko. Actually, nanghihinayang ako na nawala siya, na hindi niya ako nakikita sa TV. And sobra ko siyang namimiss kasi sa totoo lang siya lang talaga yung isa sa dahilan kung bakit ako umuwi ng Bohol. And ngayon, na wala na siya, parang ang hirap kasi siya na yung tinuturing kong father . Kung ganoon katindi ang naging impact ng lolo ni Maro sa kanya, kamusta naman kaya ang naging relasyon ni Maro sa kanyang ama? Okay naman kami ni Papa. May communication naman pero hindi ganoon talaga yung relationship na parang father and son. Siyempre, kahit pa sabihin mo na nagkawatak-watak, family is family . So gusto kong ma-mend yung relationship namin. Gusto ko pa rin bumawi. Sana nga dumating ang panahon na mag-reconnect kayo ng papa mo, Maro. Maiba naman tayo. Paano ka naman bumangon sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo? Pumunta ako dito sa Maynila para mag-work. Dito ako nakipagsapalaran that time. Nakikitira muna for the meantime habang naghahanap pa ng trabaho. Lahat na ng pwedeng pasukan na trabaho, pinasok ko. Naging bagger ako sa isang supermarket sa Nova Liches. Naging fast food crew ako. Ang pinaka nagtagal ako na trabaho is yung pagiging sales utility clerk sa isang department store. Nang makapagbangko na ng makukulay na karanasan si Maro, tila kapalaran na rin ang nagdala sa kanya sa landas patungong showbiz. Nag-resign ako doon sa trabaho ko kasi parang feeling ko talaga walang mangyayari sa akin doon. It happened na napadaan ako sa isang audition. May mga nakapaligid na talent scouts. Tapos sinabihan ako na itry ko daw mag-audition. So nag-audition ako that time. Though hindi naman ako nakuha. Pero yun naman yung nag-start sa akin na makapag-go-see, makapag-castings sa mga TV commercials, sa pag-ramp modeling. So doon na nag-start yung pagpasok ko sa show business. Tinuloy ni Maro ang pagsisikap sa auditions hanggang sa mapansin siya ng Star Magic at nabigyan ng free workshops para mahasa ang kanyang talento. Ito rin ang naging daan para makapag-audition siya sa Hashtags na tuluyang nagbago ng buhay niya. Malaki ang naging pagbabago ng buhay ko nung naging part ako ng Hashtags. Na-validate ko yung sarili ko na maraming pinagdadaanan. Pero at the end of the day, worth it yung lahat ng yun. Kung huhinto ka ngayon, edi hanggang dyan ka na lang. Mismo, Maro! Pero wait, ano nga bang nagtulak sa'yo na mag-audition pa sa Star Hunt? Dahil sa gusto ko nga talagang maging part ng PBB, nagkataon na nasa US yung Showtime hosts ng one week. So yun, lumipad ako yung Iloilo tapos nag-audition ako. Gulat ako na may hashtag na nag-audition si Maro. Quite impressed na malakas ang loob niya. Hindi niya ginamit ang kanyang connection sa US para mag-audition sa daring enough to try the audition. Hello everyone, good afternoon. My name is Maro Delgado. I'm 22 years old. I currently work as a host, dancer, and singer. And I'm originally from Bohol. Bakit ka nag-audition? I really want to join Pinoy Big Brother. But I mean, you're part of ABS already, so why are you auditioning? Well, for me, it's not that I wanted to grow more. I believe will open doors for me to really showcase my talent. Yikes! Intense yun, ha?
Pero it only gets more interesting nang magpakitang gilas na si Maru kasama ang kanyang grupo. Ano ginagawa nyo? Gusto mo? Alam nyo ba kung anong epekto to nito sa inyo? Wala ka na doon. So after ng acting na ginawa namin, may sayaw. Alright, one line. Play music. Ibilang tumunto yung hashtag yan. So mas lalo akong natarantan. After ng sayaw kasi mag-aabot ng stars. Naabutan na yung lahat, ako hindi pa. So parang, sobrang kabado na ako na tatanggap kaya ako or makakaproceed man lang ba ako sa next level. Matapos ang level 1, nagtuloy-tuloy naman ang pagsungkit ni Maru sa stars about level na naging daan para maimbitahan siya sa callback. Ah, awitin mo at isa sa iyo ko. No shortcuts, no special privileges. Dinaanan ni Maru ang buong proseso ng Star Hunt auditions, gaya ng kahit na sino, magkaroon lang ng chance na maging housemate. Kaya naman, sa huli, napatunayan niya sa Star Hunters na deserving siya sa star. I was there sa audition na yun, not as a hashtag member. I was there as a star dreamer, kagaya nila. So yung pinaka-unforgettable sa akin is yung makita yung kung gaano sila kaposibido talaga. Doon ko mas na-realize kung gaano ako ka-bless. Sobrang fulfilling. Umabot ako hanggang sa pinakadulo ng Star Hunt audition. Sobrang sarap sa pakiramdam. The end of the day, pare-parehas lang tayong may pangarap. Kahit kaya mong ipaglaban yung pangarap mo, magagawa mo. Ikaw ang bituin.